May nakuha ka ba? We're tracking the signal again. It's around the west side of Times Square, sagot ni Archer. Pumunta sa kanan, sabi ni Autumn at napalingon ako sa kanan. Team Alpha, pumunta ka doon. Utos ng daddy ko. Christian, cover mo yung likod, sabi ni Sebastian kay Christian. Aiden, maghanda ka na sa shooting, sabi ni Max at ipinadala sa kanya ang lokasyon. I parked my car near there and it's like an old small factory place. Kumuha ako ng dalawang baril sa kotse ko at lumabas ng kotse nang walang proteksyon. Tumingon ako sa building para makitang binigyan ako ni Aiden ng okay signal. Isinuot ko ang invisible earpiece at dahan-dahang naglakad papunta sa lugar. Bigyan mo ako ng $1,000,000 at ibabalik ko ang babae. Sabi niya gamit ang loudspeaker. Hindi ako mahuhulog sa bitag na iyon, alam ko ang ginagawa niya. Huwag ka ngang mahulog dyan, Mateo Gutierrez. Babala ng daddy ko. Tumingon ako sa leader ng Team Alpha at tumango ako sa kanya. Sinipa ko ang pinto at nagsimulang mag-shoot. Binaril ko lahat ng bantay niya at mga tao. Tinakpan ko ang sarili ko sa pinakamalapit na pader. Re-reload ko ang baril ko at sinenyasan ng team ko na huwag maghagis ng granada dahil hindi namin alam kung nasaan si Scarlett. Mateo, let me give you a choice. Bigyan mo ako ng 1 million. Bakit? Dahil hindi mo ma-access ang pera. Pinutol ko siya. Fucker, bigyan mo ako ng pera, baka mamatay ang babae mo. Scarlett, I called and I just need to hear her voice to make sure that she's okay, pero walang sumasagot. Nakuha niya si Scarlett, Matt. Nasa right side siya ng building, nakahiga sa lupa, mukha siyang walang buhay. Sabi ni Aiden, and that got me good. Sinenyasan ko ang isa sa aking team na ibigay sa akin ang kanilang mga baril. Umasok ako at pinagbabaril ang mga tao at biglang may dumating na granada sa amin. Tinakbo ko ito at pinagpatuloy ang pagbaril sa mga tao. Dumating ako sa kabilang side na may paso sa kamay at pisngi. Tahimik akong napaungol sa sakit. Baliw ka, sumirit si Aiden. Nakita kong may nakatutok sa akin ng baril at napamura ako nang makita ko ang ilang taong handang barilin ako. Bigla silang binaril, at napangiti ako nang malaman kung Aiden got my back. Got you, go, sabi ni Aiden. Ready na tayo sa likod, sabi ni Christian. Andito din ako kaso kailangan mo ng isa pang backup, brother. Kapatid ko, sabi ni Brandon. Tumayo ako at tumakbo pababa ng hagdan patungo sa basement at binaril ang apat pang tao sa daan. Nasaan siya? Basement, kanang bahagi ng building. Napatingin ako sa paligid nang biglang may sumuntok sa akin ng malakas. Naitapon ang baril ko at nilingon ko si Philip at ang tatlo pang tauhan niya. Saktong bumaba ang team ko pero sinuntok ulit ako ni Philip. Dumapo ang mga mata ko sa katawan na nakahiga sa kabilang side ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Scarlett na nakahiga doon na may dugo sa buong katawan at walang malay. Naging mabuti iyon sa akin. Tumayo ako at kinalaban si Philip at ang tatlo pang lalaki niya. Binaril ng Alpha Team ang tatlong lalaki na iniwan ako kay Philip. Sinuntok ko, sinapak ko, sinakal ko at pinatapos na lang ng walang salita. Ako ay nagalit, sobrang galit hanggang sa hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Walang awa si Philip, kinidnap niya si Scarlett at inabuso. Napaungol ako sa sakit nang sinuntok ko siya ng buong lakas gamit ang sunog kong kamay. Pinatumba ko si Philip pero hindi pa siya patay. Tumakbo ako papunta kay Scarlett. Scarlett, Scarlett, I tried to move her to see if she's conscious pero wala. Sinubukan kong hanapin ang pulso niya pero wala. Tumawag ka ng ambulansya. Sumabog ako sa galit. Binuhat ko siya at tumakbo sa taas at ibinaba ulit. Sinubukan kong mag-CPR sa kanya ngunit hindi ito gumagana. Bigla na naman akong nakarinig ng maraming putok sa loob pero nakatutok ang mata ko kay Scarlett. Scarlett, come on, gising na. Sinubukan kong mag-CPR ulit sa kanya. Scarlett, napasigaw ako sa sakit na umaasang magising siya. Please, 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 Scarlett, umiyak ako. I'm sorry, Scarlett, please, I'm sorry, please. Nagmakaawa ako at sinubukan ko ulit siyang CPR. Biglang may dumating na ambulansya at binuhat siya. Sumakay ako sa ambulansya kasama siya. Rilagyan nila siya ng IV at sinubukang i-scan ang kanyang pulso. Nasa kritikal na kondisyon siya. Scarlett, please. Scarlett, naiiyak ako sa takot nang makitang walang pulso na ipinapakita sa screen. No, no. Biglang may bumangga sa ambulansya, napatayo ako nang makita kung binangga ni Philip ang sasakyan niya papunta sa ambulansya. That got me good. For good. Tumakbo ako papunta sa kanya at hinila siya palabas ng sasakyan. Biglang may dumating na helicopter at napalingon ako kay daddy kasama si Alex.
Nilabanan ko ulit si Philip hanggang sa mawala na siya ng malay. Ilang beses siyang binaril ng daddy ko at sinenyasan niya akong dalhin si Scarlett sa helicopter. Tumango ako at tumakbo papunta sa ambulansya. Tinulungan ako ni Alex na dalhin si Scarlett. Mayroong ilang mga doktor at nurse sa loob ng helicopter. Nagdala sila ng ilang tulong medikal para sa kanya at lumipad kami patungo sa pinakamalapit na ospital. No, no please. Nagmamakaawa ako kasi walang pulso kanina. She will be okay. Hinawakan ako ni Dad sa balikat para pakalmahin ako. I'm sorry, Mr. Gutierrez, but Ms. Rodriguez is dead. Walang makakapagsabi na patay na siya. Galit na galit ako sa kanya at umiyak sa takot. Mateo, get in your sense, sabi ng daddy ko at sumirit ako. Buhay siya, Dad. Subukan mo ulit. Nilingon ko ang doktor at tumango naman sila. They tried to find her pulse again but still, walang pulso. No. Scarlett, no no, please. I'm sorry. Napaiyak ako at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Please. I'm sorry. Scarlett, please. Napasigaw ako ng baliw. Little did I know. Nagsimulang magpakita ng kaunting pulso ang screen. Sa hospital, maaari ko bang makausap ang pamilya ni Ms. Rodriguez? Lumabas ang doktor mula sa operation room. Tumayo si Mateo. Ako ang fiancé niya, sabi ko at lumingon naman siya sakin. Well, she's okay but she's in a coma now. May sumakal sa kanya ng sobrang lakas kaya nahihirapan siyang huminga. I can tell sa leeg niya, may mga marka ng kuko. Nagamot na ang mga sugat ng kutsilyo sa tiyan niya at ito, heal soon. The good thing is walang damage sa ulo niya na nakakaapekto sa utak niya. Magiging okay siya basta magising siya, which is we cannot predict when. Sabi niya at nakahinga naman ako ng maluwag. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Itinanong ko. Oo, pagkatapos siyang ilipat ng mga nurse sa regular room. Sabi niya at tumango naman ako. Salamat, sabi ko at ngumiti ang doktor. Umalis na siya at hinintay kong ilipat ng mga nurse si Scarlett. Okay ka lang? Tanong ni Dylan habang tumabi sa akin. Oo, okay lang ako. Bakit? You're a wreck. Salamat sa papuri pero gusto kong iwan mo ako. Sabi ko nang makita kong tinulak ng mga nurse si Scarlett palabas. Nadurog ang puso ko nang makita siyang walang malay. She's so pale and just looks so lifeless. Para siyang zombie. Sinundan ko siya sa regular room. Salamat, sabi ko sa mga nurse at yumuko sila ng konti. Isinara nila ang pinto at umupo ako sa tabi ng kama. Hinawakan ko ang mga kamay niya at tumingin sa kanya. Parang dinudurog ang puso ko nang makita siyang ganito. It was all my fault, I can't believe that I let my guard down on her. Hindi ko dapat siya iniwan mag-isa sa New York at magtiwala na lang sa lahat ng tao sa aking kumpanya na maging mabuti. Kinalikan ko ang likod ng kamay niya at hinaplos ito ng dahan-dahan. I'm sorry, please gumising ka na agad. I'm sorry, napabuntong hininga ako at hindi ko mapigil ang sisihin ang sarili ko dito. Kung hindi ko pinabayaan ang pagbabantay ko, hindi siya magkakasakit at makoma pa. She almost died in front of my eyes and I swear, this won't happen again in the future. Hindi ko nahahayaang mawala pa sa paningin ko. I'm sorry, I'm so sorry. Kinalikan ko ulit ang likod ng kamay niya hoping that she will wake up soon. Biglang tumunog ang phone ko, kinuha ko sa bulsa ko at si Marco pala. Hey Mateo, I'm with the bitch now. Anong gagawin ko? Tanong niya at napabaling ang ulo ko kay Scarlett. I'll be there in 15 minutes, I'll think of a way to finish her for good. Malamig kong sabi at pinatay ang tawag. Crystal, bantayan mo si Scarlett para sa akin, kailangan kong tapusin yung bitch na yan. Roger that, sabi niya at in-end ko na ang tawag. Binalik ko sa bulsa ko ang phone ko at bumaling kay Scarlett. Babalik ako, please gumising ka agad, okay? Kinalikan ko siya sa noo at lumabas ng kwarto. Nag-message ako sa Team Alpha ko para bantayan din si Scarlett. Lumabas ako ng ospital at sumakay ng taxi pauwi. Umasok ako sa loob para kunin ang susi ng kotse ko nang bigla akong pinigilan ni Daddy. Saan ka pupunta? Tanong niya. Finish the beach, sabi ko. Mateo, upo, sabi niya at napabuntong hininga ako. Dad, hindi pa ito ang tamang oras to kick my butt. Mamaya mo na yan magagawa kapag. I'm sorry. Dahil doon ay napalingon ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Since when this man say first say sorry after suntukin at pag-alitan ako sa pagiging dumb? I'm sorry, anak, sabi niya at naglakad na ako papunta sa kanya. Umupo ako sa tapat niya na nakataas ang kilay. I should have known that you was not in your right mind. You act so different. Sinabi niya ang huling pangungusap sa kakaibang tono. I wasn't on my right mind.
"You acted so stupidly and carelessly," sabi niya sa malamig na tono. "Gosh," sabi niya, "sorry pero nanlamig na naman siya sa akin." "Well, I guess you really like the girl, huh? Yung clumsy girl. No one ever turned up my world, Dad. She's the only person who can do that and it made me crazy to realize that. Look, I'm sorry din. I shouldn't have acted like that but I was lost. I was totally lost at that time. My brain can't work and I was so panic at paulit-ulit na iniisip ang kondisyon. Pero dapat mag-focus ka para matapos. Dad, in my entire life, everyone calls me perfect. Wala akong pagkukulang, matalino ako, fast learner ako at patuloy lang ang buhay, but I felt bored. Everything went so smooth and in this chapter ng buhay ko, I felt my downfall. I felt and realized that I'm not perfect just like everyone. I felt happy because there will be someone who can love me for me and fix that imperfectness that I have. She gave me a really colorful life with her clumsiness and just her. I'm sorry for not being the perfect son, Dad. Tao din ako. I won't function well when you know the person that gave you a big impact, in danger because of me. Well, I'm sorry kasi never akong napunta sa pwesto mo at inaamin kong nagkamali ako. Tinulungan ka ba ni Mommy sa pangungusap na yon? Tanong ko at nanlaki ang mata niya, napangiti ako at tumayo sa kinauupuan ko. Well, apology accepted, Dad. Now, I need to finish that beach. Tinapik ko ang balikat niya at naglakad palabas ng pinto. Sumakay ako sa kotse ko at pinaandar ito ng mabilis papunta sa base. No one messes with me, my family and people that I care, sabi ko at sumirit ng malamig. Handa na akong patayin si Erica gamit ang sarili kong mga kamay. Pinart ko ang kotse ko at naglakad papunta sa base. Umasok ako sa garahe at nakita ko ang mga kaibigan ko na nakatayo sa isang bilog na nakatingin kay Erica. Magigising siya sa loob ng isang oras, sabi ni Andrew. Ano ang plano mo? Tanong sa akin ni Joel. Tapusin mo na siya, sabi ko. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Joan. She deserves it, traitor siya. Sabi ni Kaylee at tumango naman ako. Hanapin ang kanyang background. Nakuha ko. Sabi ni Aiden sabay pasan ito sa isa. Good, let's just do this. Ngumisi ako. Hello, Erica. Napangiti ako nang makita niya ako pagkamulat niya ng mata. Mr. Gutierrez. Napabuntong hininga siya at nanlaki ang mga mata. Sinubukan niyang bumangon sa kinauupuan niya but too bad tinali namin siya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sabi ko sa malamig na tono at pumikit siya. So, tell me what did you do to Scarlett? Hanggang sa malapit na siya mapatay. Tanong ko at medyo mabulunan ng maalala ang kalagayan ni Scarlett. Hindi ko ginawa, Mr. Gutierrez. Ikaw, hindi ba? Well, you literally gave her a false address to lure her in. So tell me, magkano ang binayad sa'yo ni Philip? Mr. Gutierrez, it's a misunderstanding. You sent me. Huwag kang magdahilan, Erica. Galit na bulalas ko. You like her. I hate it. I like you 4 years, but you never look at me while you have your eyes on her all the time. Sumabog siya at natawa ako. Ngayon, well, ang cheap mo naman. Mas lalo mo akong kinaiinisan. Mr. Gutierrez, I. Well, you will be your brother soon. Ngumisi ako at nanlaki ang mata niya. No, please, Mr. Gutierrez. Kilala mo talaga ako pero naglakas loob ka pa ring guluhin ako. Walang nanggugulo sa akin, Erica. Well, prepare to greet your brother again. Umiti ako ng matamis sa kanya at lumabas ng kwarto. Umasok ako sa restroom at nadatnan ko si Kaylee na nakaupo lang doon. Napangiti siya nang makita ako at sinenyasan akong umupo sa tapat niya. Okay ka lang, mukha ba akong okay? Sarkastikong tanong ko sa kanya. No, and I can say that. You're a wreck. Salamat sa papuri, Kaylee, malamig kong sambit at tumawa siya. Huwag hayaang madulas ang babaeng ito, Mateo. I love seeing you like this. Ano, mahina, bobo. Oo, ang stupid, mahina, clumsy at ang totoong Mateo. Sabi niya at napaangat ako ng tingin sa kanya. Hindi namin nakikita ang side mo. Ikaw ang leader ngunit nawalan ka ng kontrol dahil sa isang babae. Hindi ka kailanman mawawala ng kontrol, palagi kang mananatiling matatag at kaya mong kontrolin ang bawat sitwasyon ng perpekto. Sabi niya at tumango naman ako. As you know, she's in a coma now. Malapit na siyang magigising, Mateo. Alam nating lahat iyon, tumango ako. Magpahinga ka na, kailangan mo. Sabi niya habang tumatayo sa upuan niya. Naglakad siya patungo sa pinto.
yung mga salita na sinabi ko sa daddy ko kung gaano kasakit nung nawala ka. I wasn't lying, sabi ko at napatigil siya sa paglabas. Alam ko pero alam mo bang mahal mo si Scarlett higit pa sa pagmamahal mo sa akin? You got the right girl this time. You never been this weak before and I told you that you will get the right girl soon. Well, you got her now, don't even think to let her sleep again or I will beat you. Sabi niya at naglakad na siya palabas. Napangiti ako nang marinig ang sinabi niya. Huminga ako ng malalim at isinandal ang katawan ko sa sofa. Napapikit ako nang biglang tumunog ang phone ko. Mamatay ka na. Galit na galit ang lola ni Scarlett nang malaman niyang koma ang apo niya. Sabi agad ni Crystal pagkakuha ko ng phone. Kailangan kong harapin yan, I'll be there. Inen ko na ang tawag at tumayo sa kinauupuan ko. Bunguntong hininga ako at lumabas ng kwarto. Tumakbo ako palabas ng base at pinaandar ang kotse ko pabalik sa ospital. Napalunok ako ng kaba at naglakad papasok ng ospital. Tumayo ako sa harap ng pinto, huminga muna ng malalim bago pumasok pero bago ko pa mabuksan ang pinto. Binuksan ito ng lola ni Scarlett. Nanlaki ang mata niya at hinila ako. Hinampas niya ako ng purse niya. You, asshole, ano ginawa sa apo ko tulad nito? Napahagulgul siya sa galit at umiyak sa kinatatayuan. Niyakap ko siya ng mahigpit. I'm sorry, Mrs. Rodriguez, I let my guard down and left her to Toronto, I should. You, I hate you. Pag nagising siya, hindi ko na siya hahayaang magtrabaho. Umiyak siya ng malakas at oh shit. Mrs. Rodriguez, I will. No, you should have protected her. She's your employee, I swear. You won't have her as your employee again. Bulyaw niya at malungkot na tumingin sa akin si Crystal. Mrs. Rodriguez, I will. No. No, I hate you already. I can't believe that you can't protect her. She's my precious mango. I can't live without her. Umiyak siya at niyakap ko siya para pakalmahin siya. Mrs. Rodriguez, si Mateo ang nagligtas kay Scarlett. Sabi ni Crystal at sinamaan ko siya ng tingin. Hindi ito makakatulong sa sitwasyong ito. Talaga? Ah, opo, Mrs. Rodriguez. But I still hate you. Huwag mo nang isipin na maging close ulit sa apo ko. Oh shit. Niloloko mo ba ako? Ayoko sa'yo. Sumirit siya at tinulak ako palayo. Sinamaan ko ng tingin si Crystal para doon at paano ko gagawing aprubahan ako ng lola niya. I'm sorry, Mrs. Rodriguez, I really am. Don't touch me, I hate you. I know that you're handsome but still, I hate you. Mrs. Rodriguez, I'm sorry, I beg you don't hate me. Parang napakalungkot. Tinawanan ako ni Crystal ng palihim at sinamaan ko siya ng tingin para lumabas ng kwarto. Tumawa siya ng tahimik at naglakad palabas. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. No, please, kailangan mo pong makinig sa akin. No, ayokong makinig sa'yo. I hate you already and I won't let my puppy work for you again. She will be at home and I will be the one work. I can't lose anyone muli sa buhay ko. Ipinapangako ko sa iyo na hindi siya mawawala sa iyo, Mrs. Rodriguez. Paprotektahan ko siya buong buhay ko at no, no, tayuan mo ang apo ko at tapos na. I hate you. Malamig niyang bulong. Lola, I'm sick. Nanlaki ang mga mata namin nang marinig yon. Napalingon kami kay Scarlett at nung maglalakad na ako papunta sa kanya, hinila ako palayo ng lola niya. Don't even dare to be close to my granddaughter, you handsome annoying child. Ano, Scarlett, ikaw, shut it, I hate you, oh boy. Napamulat ako ng mata dahil sa malalakas na boses. Huminga ako ng malalim at hindi makapaniwalang may nag-aaway sa kwarto. Sumasakit ang ulo ko at nakilala ko ang boses ng lola ko. Lola, I'm sick. Huminto sila at sa wakas. Don't even dare to be close to my granddaughter, you handsome annoying child. Ha! Scarlett, ikaw, shut it, I hate you. Ah, Scarlett, yung pumpkin pie ko. I'm so glad that you are okay. Hinawakan ni Lola ang kamay ko at biglang may bumukas ng pinto. Miss Rodriguez, susuriin namin ang katawan mo. Sabi ng doktor at tumango naman ako. Hinubad nila ang cover ng oxygen sa bibig ko at sinimulang tingnan ako. Hindi ka panipaniwala na nakoma ka at kulang sa isang araw, gumising ka. Sabi ng doktor. Simula ngayon, hindi ka na makakapagtrabaho. Magtatrabaho ako. Lola, pinigilan ko siya dahil masakit ang ulo ko. Okay, I'm sorry, sabi niya at biglang nahagip ng mata ko si Mateo. Tiningnan niya ako ng hindi mabasa na ekspresyon. Parang pagod na pagod ang mukha niya.
Umiti ako ng mahina sa kanya at tiningnan niya lang ako with his blank expression. All good, you need a lot of rest. The wounds will heal fully around 2 months, so please don't do a lot of work. Salamat mahinang sabi ko sa doktor at umalis na siya kasama ang mga nurse. Lola, nagugutom na ako. Pwede mo ba akong bilhan? Tumingon ako kay Lola at tiningnan niya ako ng may pagdududa. Please, pagmamakaawa ko at mahinang tumango siya. Naglakad siya patungo sa pinto at pinandilatan ng mata si Mateo. Lola, mahinang sabi ko dahil kailangan kong mag-recharge ng energy. Nanghihina ako ngayon at sobrang sakit ng buong katawan ko. Hey! Nilingon ko si Mateo at umupo siya sa upuan sa tabi ng kama ko. Tumingin siya sa akin na nalilito at kinakabahan na lumunok. Anong meron sa lalaking ito? Okay ka lang, itinanong ko. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Tanong niya at napataas naman ako ng kilay. Mr. Gutierrez, ay, huwag mo nga akong tawaging ganyan. Sumirit siya at nanlaki ang mata ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Paghingi niya agad ng tawad. Salamat sabi ko at tiningnan niya ako ng blanko. Para saan? I bet ikaw ang nagligtas sa akin. No, sabi niya at ha, sino ang nagligtas sa akin noon? I'm kidding. Siyempre ako yung nagligtas sa puwet mo, sino pa ba? Don't tell me na umaasa ka sa iba. Patay na si Kevin. Alam ko, nakita ko ang katawan niya. Sinabi niya. Yeah, dapat narinig ko siya, sabi ko at sinamaan niya ako ng tingin. I swear not ama ng amo ko ang ulo niya kung saan. Time's out. Umalis ka na. Biglang isinara ng lola ko ang pinto at sinenyasan si Mateo na lumabas. Mrs. Rodriguez, kaya kong alagaan si Scarlett. Walang magbabantay sa mangga ko maliban sa akin. Sumirit ang lola ko. Lola, tawag ko. Tabas. Lola, Mrs. Rodriguez, hindi ko. I hate you kaya lumabas ka sa kwarto ng papi ko at huwag ka nang babalik. Hindi ako makapaniwala na pinapaalis niya ang boss ko. Lola, boss ko siya. Boss, tumingon sa akin si Mateo na hindi makapaniwala. Ano ang mali sa aking pahayag? Wala akong pakialam kung boss mo siya o hindi. Ang kaso nasasaktan ka dahil sa kanya kaya, kailangan na niyang lumayo sa'yo. Lola, please, mahinang pakiusap ko at umiling siya. Lola, you never know kung gaano niya ako tinulungan, and protected me, sabi ko at napatigil si Lola sa pagkaladkad sa kanya. No, I hate you. Kinaladkad ka niya hanggang sa masaktan ka ng ganito. It was my fault, nabulunan ako dahil nanghihina pa rin ako. Si Mateo at ang aking lola ay tumakbo sa akin sa gulat. You okay? Here. Binigyan ako ni Mateo ng isang basong tubig. Ibigay mo ang straw, idiot. Malamig na sumirit ang lola ko at tinitigan siya ng masama. Kinuha ni Mateo ang straw ng walang anumang salita at ibinigay sa akin ang baso. Pindutin ang button para iangat ang kama. Paano ka magiging tanga? Hindi siya pwedeng uminom sa... Lola, pabala ko at malungkot siyang tumingin sa akin. May nakuha ka ba sa akin? Tanong ko at umiling siya. I'm sorry, I didn't want to leave you too. I hate this guy. Tinuro niya si Mateo. Lola, siya, biglang bumukas ang pinto na bumungad sa kanya ang pitong gold life. Nanlaki ang mata ko, umasok sila kasama ang ibang mga bata, hindi lahat maliban sa ilan sa... Ikaw, naaalala mo ba ako? Naglakad ang lola ko papunta kay Luke Hastington. Oh, yung Apple Lola, oh my gosh, hindi ako makapaniwala na makikita pa kita, nakipagkamay siya sa kanya. Lola, tawag ko at niyakap siya. May anak ka na ba? Meron akong, 3, pwede mo ba siyang ipadala sa isang blind? Lola, lahat sila may, hindi pa ba sapat ang anak ko? Mata ko nung sinabi ni Nicolas yon. I hate your son. Sumirit siya kay Nicolas Gutierrez. Please don't fire me, Mr. Gutierrez. Nilingon ko si Mateo at sinamaan niya ako ng tingin. Tawagan mo ulit ako niyan, tatanggalin kita. He mouthed me at nanlaki ang mata ko. Well, nakakalungkot naman, sabi ni Nicolas. Anong ginagawa niyo dito? Eh, umupo ka na. Hindi ako makapaniwala na si Luke Hastington lang ang gusto ng lola ko. Lola, tawag ko at lumingon siya sa akin. Sumenyas ako sa kanya na lumapit sa akin. Naglakad siya palapit sa akin at sinenyasan ko siyang lumapit. Iwan mo muna ako ng isang oras. No. Please, please, pagmamakaawa ko at napabuntong hininga siya. Tiningnan niya ako ng may pagdududa at ngumiti ako ng matamis sa kanya. Napabuntong hininga siya at lumabas ng kwarto. Well, I bet ang presensya mo ay makakaakit ng maraming press, sabi ni Mateo. Mr. Gutierrez, I mean Mateo. Ano? Thank you for coming and thank you for saving me yesterday. I can't thank you enough. I swear I will work hard to return all your...
Basta, be good to my son. Our son. Umiti si Sky. He's my son. Sumirit si Nicholas. Our son. Napangiti si Alex. Oo, our son. Dagdag ni Aaron. My son, my bro. What are you five, dad? Hindi makapaniwalang tanong ni Mateo sa kanyang ama. Kinuha ko yung unan ko at binato kay Mateo. Nanlaki ang mata ko sa ginawa ko, nawalan ako ng malay. I'm sorry, my head still. I know your head is okay. I closed my eyes and was going to smack my head at. Pinigilan ako ni Mateo. Tigilan mo nga yan. That's my son, sabi ni Luke kaya pinandilatan siya ng mata ni Nicholas. My son too, sabi ni Sebastian. Me too, sabi ni Max. My son, damn it, dad, stop being childish. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, God bless and stay safe.